pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito, "Ika'y mahabagin at makatarungan, tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan, sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap, maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak, sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusay tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas, at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon sa Ekbanata, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal. Ngunit bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa mala, para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang Salita ng Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Mabuti ang Poon at makatarungan, ang mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. "Guro," anila,
Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay rin, at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa 3 at sa mga sumunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na magkaasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula... Alig, naririto na naman po tayo sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Buhay po ang binibigay ng salitang ito. Sa araw na ito po, ating ginugunita o memorial kay San Bonifacio. Siya po ay isang obispo at martir, lalong-lalo na po patron ng Germany. Dahil siya po ang nagdala at nagpalaganap ng mabuting balita sa Alemanya. Mga kapanalig, dito rin sa mabuting balita, sinasabi rin na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi siya ay Diyos ng mga buhay. Alam po ninyo, yung mga Saduceo, isang parang movement o isang samahan na mga Saduceo na hindi po naniniwala sa resurrection. Kaya po yung tanong na mayroong isang babae nagkaroon ng 7 asawa at tanong ay sino baga kasalangit ang magiging asawang sasama sa babaeng ito. Kaya sinagot ng ating Panginoon, sabi niya, "Nako, ang tanong na yan ay hindi upang malaman mo talagang katotohanan eh. Alam niya na gusto siyang siluin. Pero, sinabi ng Panginoon, maling pananaw ang kanilang sinasabi dahil ang buhay, pagkabuhay, yung resurrection o buhay after death ay hindi na po magiging may asawa pa. Tayo ngayon ay magiging magkakapatid. Wala nang asawa ka doon dahil hindi na kailangan." So sabi ng Panginoon, yung pinapansin, yung parabagang criticism na daw na itong resurrection, ay parabagang kalukuhan lamang yan, ang muling pagkabuhay. Pero ang sagot ng ating Panginoon, ang pagkabuhay ay kailangan dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi siya ay Diyos ng buhay. Wala hong langit kung walang resurrection. Dahil kapag namatay ang isang tao, ay talagang mamamatay. Subalit, kung siya ay may kaluluwa, hindi po ito mamamatay. At ito ang dadalhin ng Panginoon at bibigyan ng panibagong katawan tayong lahat upang kapag tayo'y dumating na sa langit, ang kapiling natin ay ang Diyos
At ang mga kasama natin doon ay mga kasama natin bilang magkakapatid. Wala na pong asawa, wala na po na mister ko ito. Hindi na. Dahil yan ay kailangan natin dito sa mundo dahil kailangan palaguin, paramihin pa rin ang tao. Kaya po, kapag pinipigil din po natin ang pagpaparami, ay sino na ngayon? Alam ba, magkakaroon ba ng anak ang pareho lalaki? Magkakaroon ba ng anak ang pareho babae? Kailangan? Wala. Pero ito ay matatapos kapag tayo ay nasa langit na. Hindi na po sex ang pinag-uusapan doon. Sa halip, yung kapayapaan, kaligayahan, pagmamahalan sa isa't isa, at lalong-lalo na yung ating beatific vision kung saan nakikita na natin ang Diyos. Sana po ganito rin ang ating panalangin, gaya ng panalangin ni Tobias. Ano po ito? Iutos mong makalaya ko ngayon sa mga pagsubok at papasukin sa aking walang hanggang tahanan. Huwag mong ilayo sa akin ang iyong mukha. At ito po'y matatamo natin kapag tayo'y naniniwala na may pagkabuhay muli at ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.